Ano yung gusto mong makita ang pagbabago Putang mo? ina Bakit nyo, bago pinupush kayo mo pa rin yan? humingi ng pagbabago, sarili nyo muna, Ang baguhin nyo. gusto ko lang Parang naman hindi kayo mga kasing Pilipino, pagbabago. mga animal kayo. Lumayas na kayo Hindi sa ko naman Pilipinas. sinasabi sa Yan ang kanila, wag mabuti nilang sa inyo. pupuntahan ang Pangulo. Lalong-lalo na sa sitwasyon natin itong COVID-19. Ang sa akin lang sana, magkaisa kami para sa panawagan ng taong bayan na mabigyan ng pansin ng gobyerno. Ano po mga panawagan yon? Ano po yung mga causes or yung mga bagay na sa tingin nyo ay dapat unahing bigyan ng pansin ng pamahalaan? At tulad ho ng mga nasa pinakamababang antas ng nasa lipunan, sila ay sumisigaw ng dagdag suporta sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, dagdag suporta sa pang-araw-araw nilang buhay, kung paano nila kung paano sila makasurvive sa pang-araw-araw dahil sa sitwasyon ng COVID-19. So, dapat ho yung mga taong na sumisigaw ng ganun dahil sa kakulangan ng rasyon ng natatanggap nila, dapat ho sana yun ay tulungan namin silang isigaw para mabalikan sila sa pamahalaan at mapunuan ang kanilang pangangailangan. Sinasabi ng gaya ng naging karanasan nyo sa ilan sa mga leader ng labor office dyan sa Taiwan, ang pagpuna, pag-criticize, pagbatikos ay isang form, isang paraan ng panggugulo, pangungutya, pangiinsulto sa mga nasa kapangyarihan. Halos akusahan nila kayo na ginugulo nyo yung bansa. Anong word na ginamit nila? Destabilize, no? Patas ba yun? Maliba ang magpuna? Ano ba dapat ang tamang pananaw ng ordinaryong mamamayan sa pagdating sa kritisismo, pagpuna, pagbatikos sa mga nasa kapangyarihan? Para sa akin, hindi ho mali. Dahil unang-una, karapatan ho natin. Karapatan ho ng taong bayan ang magpuna sa mali at sa kakulangan ng serbisyo na nasa pamahalaan. Karapatan ho ng taong bayan ang pugsain o tulit pansinin ang kakulangan ng mga taong ang kakulangan ng serbisyong ibinibigay nila sa mamamayan. So, wag ho nating sabihin na mali or hindi dapat tayo ay magpuna. Dahil ang pagpuna ho sa gobyerno o sa pamahalaan ay hindi ho kabastusan, ay hindi ho paninira, ay hindi ho pangbubuli. Ito ho ay pinarating lang ho natin sa kanila, pinapaabot ho natin sa pamahalaan ang kanilang nagawa na may kulang, ang kanilang kakulangan, ang kakulangan ng serbisyo nila para sa bayan, para sa taong bayan. So, hindi ho natin dapat sabihin na mali ang pagtuliksa o mali ang pag-criticize sa pamahalaan dahil iyon ho ay karapatan natin habang nasa demokrasya pa ang ating bansa. Okay, nabanggit mo na yung demokrasya, no? Si Pangulong Duterte, kakaiba siya in the sense na ang tindi ng popularidad niya sa ibang mga tao. And then, meron din naman siya mga ginagawa na napaka-controversial hanggang sa buong mundo pinag-uusapan. No? Sabi nga, polarizing or divisive yung kanyang termino, yung kanyang pamamaraan ng pamumuno. Nagkwentuhan tayo bago tayo nagsimula ng interview at nabanggit mo na kahit naman nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, namumuna ka rin naman, di ba? Pero sa tingin mo, bakit under President Duterte, ganun ka-sensitive yung government natin sa kritisismo? Sa aking pananaw, dahil ayaw nilang mapuna sila. Ayaw nila yung, ano ba tawag yun? Ayaw nilang may magre-reklamo. Gumbaga hindi natakpan na yung
yung salitang dikmora. Bubo ka kaya hindi mo masabi. Okay, demokrasya, animal, gaga, baliw. Ha? Demokrasya. Demokrasya. Dahil sa kagustuhan nila. Puta ka, hindi ibig punahin. Sabihin, hindi so, punahin. Ang bastusin mo ang pangulo ay magkaiba sa puna at sabihin mo sampalin mo ang pangulo kung ang bunganga mo sampalin namin. Putang ina ka. Puking ina mo, ang puki mo ang sipiran mo katulad ng bunganga mo. Tulad wala ka nang naitulong sa bansa natin. Isa ka pang pabigat at nagpapagamit sa mga dilawan na nasa likod mo, animal ka. Kung may nagsalita na agin sa kanila, kinakausap nila, kisyo kasuhan nila. So, ito ho ay para sa akin, hindi po iyon kabastusan. Kundi ginagamit lang ho natin ang nang bansa kung saan. Sobra-sobra na ang demokrasya mo, animal ka. Nagkalat ka na, animal ka. Buwis ka, wala ka nang naitulong sa bansa natin, bubo. Ito ho yung dapat ang ating labanan na wag ho naman sanang matakpan o mabaliwala ang lahat na ito. Very well said, Lynn. Napakaganda ng mga sinabi mo.